Gracia, Gracia Kentots. Ayan guys, may bago tayong tawagan ngayon. So ayun na nga guys, habang ako ay nagme-makeup ngayon guys, dapat nga hindi ako magbi-video ngayon. Eh, nag-browse ako sa Facebook, nagbabasa ako ng mga post, dun sa mga, ouch, sa mga sinalihan kong page doon sa nanay. Credit to the owner, pasensya na guys. Pasensya na kung ninakaw ko yung story na to. Pero na-curious lang din ako. And gusto ko siya ibahagi. Lalo sa mga viewers ko dahil kalalakihan, may mga asawa, may mga girlfriend. So, para din malaman ninyo kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ng babae. Okay. Babasahin ko yung kanyang confession. Okay, ito na. Sis, pa-hide po na identity ko. Gusto ko lang malaman. Curious po kasi talaga ako. Since dalaga ako, unan na po yung sagot sa nag-iinit kong private part. Hanggang nag-asawa ako, hindi ko na ginagawa pero nung Sis, pa-hide po na identity. Gusto ko lang malaman kasi sobrang curious po ako. Since dalaga po, unan na yung sagot ko pag nagiinit ang aking private part. Hanggang sa nag-asawa ako, hindi ko na siya ginagawa pero nung naghindi na kami nagsisiping dahil sa babae niya, nagustuhan ko ulit mag-sariling sikap. Mga konanay, sinong relate sa inyo? Nagsasariling palad o gumagamit ng bagay para makapagpalabas ng libido. Sino na nakagawa sa inyo noon? Sana ay wag nyo po akong i-bash. Nagpipintig din ba ang mga clit nyo or clitoris nyo? Masarap sa pakiramdam kung ako ang tatanungin. Parang dinadala ka sa langit. Kaya, kung nanay, sagutin nyo ako kung isa din ba kayo sa mga nagsasariling sikap pag hindi kayo sumisiping sa inyong mga mister. Okay. So, ayan na guys, narinig nyo naman yung kanyang confession, di ba? Ang sabi niya, simula nung kadalagahan niya pa lang, unan na yung sagot niya pag once na nagiinit ang kanyang private part. Ibig sabihin, yung unan, ikinakaskas niya, di ba? Yung tipo, alam niyo naman guys, parang kinakajot niya yung unan. Ayun, ganun yun. And, hindi niya na ginagawa nung nag-asawa siya. Pero, naulit-ulit nung nagloko yung kanyang asawa ng babae. So, ginawa na naman niya. At hindi lang siya nakontento doon sa unan. Meron na din siyang ginagamit ng mga bagay-bagay para siya ay labasan. So, ayan guys. Ito naman guys, problema niya doon to, no. Hindi siguro hindi alam ng asawa niya na ginagawa niya 'yon. Eh wala naman tayo magagawa kasi hindi ko din kilala yung sender. So, ang para sa akin lang guys, totoo 'yan. Totoo, promise. Maski ako 'di ba sinasabi ko sa inyo 'di ba na. Maski ako guys, 'di ba, inaamin ko sa inyo na ano ba tawag doon na ayun na ayan, gumagamit ng mga laruan, ganyan. Which is normal naman, guys. Normal. Eh, kasi naman, di ba, maghanap ako ng ibang lalaki. Saka normal kayo mga lalaki nga, di ba, nagmamariyang palad din naman kayo. So, normal lang yung ganun. Pero yung sa kanya kasi, parang, hindi ko matatawag na addiction. Kasi, simula dalaga pa lang siya, ginagawa na niya yun. Ako, nung dalaga naman ako, hindi ko naisip yung mag-ganyan-ganyan. Pero, lagi lang akong ayun, pag once nagbabasa ako ng mga pocket book, 'di ba? Uso 'yung mga pocket book dati. Ayun, parang feeling ko may sensation sa aking kalembang, sa aking teeth. Ayun. May sensation, 'yung parang kinikilig ka lalo pag once na may nababasa ka sa mga pocket books na eksena na mainit, talagang ayun. Normal din 'yun kasi syempre dalaga ka na nakakaramdam ka na ng mga ganung bagay. So normal 'yun. Ayun, guys, sa akin naman pag gano'n, na siguro na bababae, sabi niya nga, bababae asawa niya, and hindi niya siya kaya gumagamit na siya ng palad niya, ayan, gumagamit na siya ng palad and bagay, okay lang yun, kasi naman malalaki siya, di ba? Pero kasi alam niyo ba, masakit din sa part na lalaki, pag once na nahuli niya sa akto, yung tipong wala siyang alam, nahuli niya sa akto yung asawa niya na, imbis na sumiping
sa kanya, eh, nagsasarili. O, diba? Mas masakit sa lalaki yun kasi iisipin na, bakit hindi ka ba nakokontento sa akin? Bakit kailangan mo pang na gumamit ng ganyang bagay? O, iisipin niya, naliliit ka ba sa akin? Hindi ko ba maibigay ang langit sa'yo? Ang luto ng langit sa'yo? O, diba? O, eh, kasalanan mo yan ng bababae ka eh. Pero ngayon, guys, babasahin natin yung mga comments. Ayan, magbabasa tayo ng comments dahil ang daming comments dito ng mga kunanay. Ayan, nawala tuloy. Okay, ang sabi ng isang kunanay, okay lang yan kasi naman po manlalaki ka. Ako din, nung kadalagahan ko, pero wala siyang profile picture, feeling ko parang dummy account na. Nung kadalagahan ko, nasanay din ako magkiss-kiss sa unan. Unan talaga ang sagot ko. Unan? Hindi ko pa na-try. Parang hindi naman kasi malambot. And hindi naman siya sumasanggi-sanggi talaga sa ano. Iba pa rin talaga pag ito. Ayan. So, next naman. Ang sabi niya, ay nako, may ganyan akong kapitbahay. Nung padalagahan niya, nakikita na namin siya na sa bintana nila, nasisilip siya ng pinsang ko na nagsasarili. And to think na lumabas din siya sa mga site. At ang nakakagulat pa doon, tinawag niya yung maliit kong pinsan at pinakita niya sa pinsan kong maliit na meron siyang katas na lumabas. Grabe naman yun. Totoo ba to? Ayan. Next na mga comment naman ng mga kananay, puro babae din ito nagko-comment ito na, okay lang yan, ha ha ha, baka nga talagang hindi ka na-el sa asawa mo, kaya mas pinili mo magkamay at gumamit ng ibang bagay, pero dahan-dahan lang, baka masugatan yung loob mo dahil yung mga ganyan laruan, eh matigas, tama lang. Ayun. Okay, next naman. Puro tawa. Ha, ha, ha. Magpatingin ka na, baka may sakit ka na sa utak. O, diba? Ito yung mga parang masyadong judgmental. Bakit mo sasabihin agad na may sakit ka na, may sakit sa utak? Diba? Hindi mo kasi alam yung pinagdadaanan ng tao kung bakit niya ginagawa yun. Hindi yung sakit sa utak, guys. Baka nga, ayun yung way niya kasi. Ayun yung way niya para makaraos siya. Eh, ayaw niya nga lumapit sa asawa niya kasi nga nang babae, diba? So, hindi na siya nagpapaano. Tama nga naman, ano nang babae asawa kung papagalaw ka pa. Mamaya, may sakit siyang asawa mo nakuha sa pambababae niya, hindi mahahawaan ka pa. Mas okay na ikaw na lang mag-isa na magsarili ka na lang, diba? Mas makokontrol mo pa, mas maalam mo pa, diba? So, may limitasyon kung tawagin. Okay, next na comment na. Ay, lalaki to. Ginamit lang yung siguro yung Facebook ng asawa niya na, wow, na-el naman ako sa'yo. Gusto mo ako na lang tumira sa'yo para, ano? Para masiyahan ka. Baka hindi ka nasasarapan sa asawa mo. O, lalaki nga. Ba't may lalaking nakaano dito? Hindi ba nakita ng admin to? Pang nanay lang to ah. Okay, next naman natin eh, na-comment na, itry mo din minsan may makausap. Yung girl talk, kumbaga. Baka nahihirapan ka lang or naghahanap ka ng kausap tungkol sa ganyang bagay, huwag kang masyado kasi addiction yan. Lalo na't may anak kayo. Tama, pwede din, okay. Pero, ayan, may next side ito, last comment. Hindi ko nabasa iba kasi parang pare-pareho lang. And then yung iba is binabas siya, puro mura inaabot niya. Alam niyo mga ganyan, mga kitid ng utak. Okay, next natin is, makipag-usap ka sa asawa mo. Baka nga hindi niya nabibigay yung sarap na gusto mo. Kaya, kahit hanggang ngayon, unan pa rin. At gumagamit ka ng talong. I'm sure naman na talong ang ginagamit. Na talong. Ayan, okay. Ayan guys, ilan sa comments na nabasa ko doon sa post ni ate. Okay. Sa akin naman guys, ayun, okay lang yun. Baulitin ko ulit sa inyo na okay lang yung ginagawa niya. Wala namang masama sa ginagawa niya. Mas okay nga yun guys kasi at least, kahit na babae asawa niya, hindi pa rin doon dati sa point na maggantihan sila, di ba? So, ang mahirap kasi yung pag naggantihan sila tapos mabubunti siya ng ibang lalaki. So, yun na nga guys. Ang akin lang naman eh, huwag natin i-judge agad yung kung minarinig kang ganito, na ganito ginagawa niya. Kasi hindi natin alam kung ano yung tigadaanan ng tao, di ba? Kung bakit niya ginagawa yun. And ayun siguro yung makakapag-release, yung pinaka-way out niya para makapag-release ng kanyang stress. Dahil, alam niyo guys, paggamit ng ganito eh, alam nyo, nakakatanggal din siya ng stress. Totoo yan. Di ba kayong mga lalaki nga, panay-stress kayo at mag-isa lang kayo sa kwarto para matanggal ang inyong stress, eh, nagmamariyang palad kayo. So, kami din mga babae, so kailangan din namin yun, yung mga me time, me time or self time, selfie time, di ba? And kailangan namin yun. Minsan,
may mga babae na hindi kailangan ng pututs para sila ay makaraos. Kaya din namin, no? Kung kaya niyo mga babae, mas kaya din namin. Mas kaya namin sarili namin na kami lang at hindi namin kailangan ng mga pututs nyo. O, diba? So, okay na nga guys. Sana nagustuhan nyo itong video for today. Kung nagustuhan nyo, mag-like na kayo. And kung may suggestion kayo, kung kayo, kung ano masasabi nyo na kunyari yung asawa nyo or misis nyo ayaw magpatabi sa inyo and nahuli nyo one time na gumagamit siya ng unan or ng mga bagay-bagay, anong gagawin nyo? So, comment down below. Okay guys, kung bagong viewers ka lang, mag-like ka na sa ating YouTube. Subscribe pala. Mag-subscribe ka na sa ating YouTube and then mag-like ka sa ating mag-like and follow ka sa ating FB page, Madam Gracia. Ayan guys. At sa Instagram, i-like nyo na or follow nyo ako sa Instagram, Madam Gracia din. So, ayan na guys. Hanggang sa muli po natin pakikita.